Hello mga ka-DIY, it's me again, Adrian. Today's video natin, ituturo ko naman sa inyo guys about grid and level dito sa Revit Architecture natin. So tara guys, simulan na natin ang ating tutorial video. So una guys, kiklik ko lang itong new and then papalitan ko lang yung template natin to architectural template. And then okay. Tapos guys, nandito na tayo sa ating model space. And then under datum panel guys, nandito yung level and grid natin. So, kiklik ko lang guys yung grid natin. Tapos, magagawa na tayo guys ng ating first grid. So, first point, second point, first point, second point, first point, second point, first point, second point. So, kung makikita nyo guys, meron na akong apat na horizontal grid. And then, gagawa naman ako ng vertical grid. So, command lang yung GR. So, first point, second point. And then, guys, kung makikita nyo, number sign pa rin siya. So, pasok lang kayo dito, guys. Double click nyo lang yung number. And then, i-type nyo naman yung A para sa alphanumerical symbol. So, and then, mag-click lang kayo dito sa outside. And then, okay na, guys. Tapos, tuloy nyo lang ulit yung ginagawa nyo ng paglalagay ng grid. So, GR ulit. So, ayan na, guys. Diba? Series na ulit sila. A and B, C, tapos D. So, meron na tayo ngayon yung vertical grid na A, B, C, and D. And then, paano naman magkakaroon ng dimension itong mga grid natin? So, simple lang guys. So, click lang kayo dito. And then, kung makikita nyo guys, ito yung dimension symbol natin. So, i-click nyo lang ito guys para magkaroon tayo ng temporary dimension ng grid natin. So, ayan guys, pwede nyo siyang i-move dito. And then, kung gusto nyo naman magkaroon ng extension line o mapahaba pa itong tail natin, i-click nyo lang ito guys. Tapos, meron kayo makikita ditong bubble. And then, i-drag nyo lang papunta dito. So, ayan guys, di ba? Meron na kayong mahabang tail ng grid natin. And then, kung gusto nyo rin guys na magkaroon ng bubble dito, simple lang guys. I-click nyo lang ulit. Tapos, itong square box na to, i-check nyo lang. Yun. So, meron na kayong both end ng bubble na 1 and 1. So, same procedure pa rin guys. I-click nyo lang itong mga grid line na to. And then, click nyo lang din yung checkbox para lumabas yung bubble dito sa side na to. And then, paano nyo naman guys may edit yung dimension dito sa grid line natin? So, ganito lang guys. Simple lang. Una, i-click nyo lang yung grid number 1 natin. So, ayan guys, magpapakita na yung dimension dito. And then, pwede nyo nang i-edit yung dimension dito. So, example guys, gagawin ko siyang 3,500. So, ayan guys, nag-move siya pababa. And then, itong part na to guys, hindi ko na siya gagalawin. Ito na yung i-adjust natin. So, kung anong dimension guys ang i-adjust nyo, yun yung grid line na i-click nyo. So, itong 4,400, gagawin ko siyang 3,500 ulit. So, ayan na guys. Diba? Naging 3.5 na siya. And then, ganun din dito. Gawin natin siyang 3.5. So, ayan. Diba? So, equal na sila lahat, guys. So, dito, guys, pwede nyo rin siyang gawin dito yung ginawa natin kung paano natin in-adjust yung dimension. So, ito pa yung ipapakita ko sa inyo, guys, about dito sa adjustment ng mga grid line natin. So, kung makikita nyo, guys, wala siyang elbow. Pero ngayon guys, ipakikita ko sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng elbow dito sa grid line natin. And then zoom in ko lang guys. Kunwari guys, ito yung gagawin kong elbow na grid. So i-click ko lang itong grid na to. And then, ayan guys, diba? Nakikita nyo, meron siyang elbow sign dito. So add elbow, i-click nyo lang. So ayan guys, diba? Nag-elbow na siya. And then, meron siyang mga control point. Pwede nyo siyang controlin. So ayan guys, so. Diba? Bahala na kayo guys kung paano nyo siya didiskartehan about dito sa mga grid nyo. And then, i-release nyo lang. Okay na yan guys. And then, pupunta naman tayo guys dun sa elevation naman natin. So, ituturo ko naman sa inyo guys about dun sa elevation. Kung paano tayo pwedeng mag-adjust or mag-add ng elevation dito sa elevation natin. So, punta lang kayo dito sa project browser. And then, i-click nyo lang guys itong plus sign. Ayan. So, makikita nyo guys, east, north, southwest. So, ito yan guys. Ito yung mga east, south, northwest natin. And then, pupunta lang ako example dito sa east. Double click lang guys. So, ito na guys yung elevation natin. Kung makikita nyo guys, meron tayong level 0. And then, meron tayong level 1.
So itong level 0 na to, for example guys, ito yung FFL natin or NGL. So i-adjust muna natin to guys. Ilayo lang natin to dito sa loob. Ito. So same process pa rin guys ha. Meron kayong makikitang bubble, yung pa rin yung magiging control niya about dun sa mga adjustment. And then ito. So adjust lang natin guys para maganda-ganda yung presentation natin. So ayan. So okay guys, itong level 0 natin, sabihin na natin ito yung FFL. So pwede nyo itong i-edit guys, FFL. So ayan na guys, diba? Yan na yung FFL natin. And then kung mapapansin nyo guys, merong message dito sa Revit, would you like to rename corresponding view? So yung sinasabi niya dito ng corresponding view guys, ito yon. Ito yung mga corresponding view niya. So i-edit natin yung level 00 o yung level FFL, magiging level FFL itong level 0 natin. So for now guys, hindi muna natin siya i-edit. So meron akong i-discuss sa inyo sa mga future video natin kung paano nyo mas mapapaganda yung arrangement ng plano natin. So i-click ko lang yung no. So siya lang yung nagkaroon ng FFL. Hindi na nadamay itong FFL natin dito sa floor plan. And then same process pa rin guys. I-adjust natin itong level. So kung nakita nyo guys yung pag-adjustment natin dun sa grid line o yung grid natin, first point ito lagi, ito yung i-adjust natin. So same process pa rin guys. Ito pa rin yung first point natin itong level 1. So palitan natin siya ng 3.5. Ayan. Diba? Nakita nyo? Naging 3.5 na siya kaagad. So automatic na rin nag-a-adjust yung dimension niya dito sa level. And then same pa rin guys, kung makikita ninyo itong dimension na to, i-click nyo lang yan para magkaroon kayo ng temporary dimension. So same process pa rin guys, kung gusto nyo rin i-adjust dito, okay lang. So kayo nang bahala mag-adjust dito, pag-practice nyo yan guys. Kasi itong Revit na to, napakagandang gamitin guys. As in, mapapabilis ang buhay nyo dito. I mean, hindi yung ano ah, hindi yung alam nyo na ha, mapapabilis yung trabaho natin kapag yung Revit Architecture or Revit Software yung gagamitin nyo sa inyong mga project. And then, ayun na nga guys. Tapos, kung gusto nyo ngayon magkaroon ng isa pang level, so eto guys, napansin nyo guys, yung level natin is activated na siya. Kanina kasi guys, naka-gray shade siya, hindi siya pwedeng gamitin kasi nandun lang tayo sa part ng floor plan o yung sa grid portion ng plano natin. So hindi siya talaga magpapakita doon. So parang iniwasan na ni Revit na magkaroon pa ng conflict about doon sa level and grid na panel. Enough na yan ah, di ba? Anyway guys, proceed ulit tayo dito sa ating tutorial. Mag-a-add naman tayo guys ng level. So mag-add tayo dito ng 2 level. Click ko lang itong level. Ito guys ha. Kita nyo, meron na kagad siyang dimension na guide natin. And then, meron na rin siyang highlighted na dash line. So, makikita nyo guys, hindi na tayo maliligaw dito as in. Alam mo yon yung pagiging professional ng trabaho, makikita pa rin dito kay Revit. Okay, mag-alala guys, lagi tayong ginaguide ni Revit para mapadali yung ating buhay sa pagtatrabaho. Click lang natin dito. So, ayan guys, diba? Oh, nakita nyo, nagkaroon na tayo ng level 2. So huwag kayong mapaning guys o huwag kayong matakot bakit naiba yung bubble orientation natin. So okay lang yan guys, walang problema. Pwede naman yan dito. Oh, di ba? And then uncheck nyo lang. Okay. So meron na tayong level 2. So pwede nyo na itong tawagin na top of roof beam. So yan, di ba? So yung elevation niya dun guys, from FFL hanggang dito is 5.1. So kung makikita nyo kasi guys, yung dimension niya is 1.6. So kung kukumpute nyo yan guys, sakto yan. So yan na nga, ito yung tinatawag na plus, and then plus, and then plus. So kung makikita nyo sa plano guys, kung nakapansin na kayo sa plano, kung makikita nyo symbol plus 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 na yon, so yan yon. So pagka kinumpute nyo yan, sakto yan. So okay guys, so bali dito na nagtatapos ang ating Revit Architecture about dito sa grid and level. Sana nagustuhan nyo ating munting video. At kung hindi ka pa subscriber nitong channel na to, i-click mo na yung subscribe button at pakisampal ng malakas ang bell icon at para lagi kang updated sa ating tutorial video. And then see you guys, bye bye, thank you.